Boa. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Lahat tumango na. At isigaw mo. Same, same. Pero iba. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Cheers, miss. Jabaglita. Kapitana Sisa. Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! O, diba? Nakakaloka. Isang magandang araw ng Biyernes sa lahat ng ating mga pangga. Yes. O, diba? Hello, hello sa iyo, Mare. Hello. O, diba? Wow, talaga yung hello. Hindi, wala talaga akong ano. Ano? Wala akong ayos-ayos today. Okay lang naman. Uso naman yung ganyan eh. Yung mga bear na ano. Diyan lumalabas ang kagandahan. Bakit? Alis, hindi ka naglagay nung ganon. Yung dalawang ganon na pula. Pikachu yun. Hindi magmukha. Visit ka. But anyway, sa kong mga pangga, ayan, dahil araw na naman ng Biyernes, isang umatig kabong tsikahan naman na dala-dala ng inyong mga lingkod. Ako po si Kapitana Sisa. At ako po ang iyong abang lingkod, Tita Cora. Wow! Lingkod-lingkod ka pa. Ano, lingkod ka pamilya. At eto na ang Buklita Asa! Woohoo! Ay, nako, to the highest level. Dahil lumain ang pinag-uusapan yes. Ngayon, Mare, sa larangan ng pampalakasan, eto na magtungo na tayo sa Chika sa Arino. Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ang buhay. Andyan si Carlos Yulo. Tatumbling siya, mananalo ng gintong medalya. O, bakit? Pag-tumbling. Medalya agad. Bakit ba? Well, anyways, eto na ang ating chika sa arena. Atin sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Nako, Mare. Nagsimula na nga kahapon ang tune-up game para sa nalalapit na pagbubukas ng Paris Olympics Basketball Tournament ng FIBA na, ayan, kung saan nga naman sinimula ng nasabing exhibition game sa pagitan ng US of A at Canada sa Las Vegas. O, diba? Bagamat injured ang isa sa mga player ng Team USA na si Kevin Durant ay hindi naman nagpatinag at pinabayaan ng mga kupunan ng mga naglaro tulad ni LeBron James at Stephen Curry sa nasabing game na tinapos sa score na 86-72 na nagwagi sila ng bongga. Kasi nga naman, Mare, etong si Kevin Durant pala, ayan, dating kagrupo ni Stephen Curry sa Golden State Warriors, yes, ay ngayon daw ay parang nasa Phoenix Suns na ay parang may injured pala sa tuhod. Bakit? Diba? Magbalot ka. Oh, pwede. Ay, hindi. Ang K-free na itlog. Uy, namimiss po namin kayo. Yeah. Renew na. Oh, why? Pwede. Why not? Pero yun na nga, Mare, hindi ba? As in talaga nga naman na kahit pa sabihin mo na medyo yung isang player nila na si Kevin Durant nga ay medyo nagpapahinga lang pero hindi naman daw totally talaga na injured kasi nga may problema siya sa tuhod. Hindi lang muna siya isinabak ng todo dahil nga syempre pine-prepare siya para sa malaking event for 2024 Paris Olympics na magaganap na itong katapusan ng July. Ay. Diba? Ano, nakakalok. Kumbaga parang sige, pahinga ka muna dyan. Total exhibition game lang ito. Huwag ka munang bumakbak ha. Tsaka na. Hoy! Ano na naman ang nasa isip mo? Bakbakan. Pero eto na nga kasi, Mare, di ba? Marami din na nagtataka sa pagbigla ang pagbaback out nitong si Leonard Kawhi ng LA Clippers na kasama din siya dapat dito sa Team USA. Kumbaga parang kasi nag-back out daw itong si Kawhi para daw magbigay daan para sa next season na bubuksan itong taon ng NBA Finals. Kumbaga mas pinili niya na mas mag-focus ang kanyang pag-iensayo sa nalalapit na pagbubukas nga ng NBA seasons
Pero eh, hindi naman din nagpatinag ang iba dahil kinuha ng Team USA itong si Derek White ng Boston Celtics na pumalit sa kanya para bumuo sa tinatawag na Avengers Team ng bansang USA. Tara, Avengers. Parang ka superhero sila, no? Oo, di ba? Dito, pag pumasok sana ng Pilipinas, di sana nakita nila doon si Darna, si Gagamboy. Ay, bet ko yun. Yung naglaro sila naka Darna. Tiyak na yung sisilip si Valentina, na, ano, cage free na itlog. Ayan mo muna mga kaganapan at update para sa, ayan, 2024 Paris Olympics or FIBA Basketball Olympic Game Tournament na magaganap yan this July. Kaya naman, ito naman, Mare. Anekla. Isang kababayan na naman natin, Mare, ang nagtagumpay. Ay! Sa mundo ng ano, ng suntukan. Hindi. Ay, akala ko may umahon sa kahirapan. Ano ba Tagalog ng boxing? Di ba, ano, sapakan ba? Suntukan. Sa larangan ng balbalan. Boink, 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 ganon. Ayun na nga. Ito na nga. Si Mindoro. Congratulate natin si Mindoro. Oo, congrats. Oo, hindi ito, Mare, ang pangalan ng lalawigan ng Salozon, kundi surname ito ng Filipino ano middleweight boxer na si Well John Mindoro na tumapo sa kalabang British fighter na si Tyler Goodjohn. Ay, kala ko, good job. Ganon. Tinalo mo. More, ano? Marinduque? Ano? Ano, Mindoro. Mindoro, sorry. Marinduque. Ano yun? Marinduque ang pangalan niya. Hindi, magkalapit kasi yun, di ba? Sinuntok ni Marinduque. Sorry na po. Sorry. Ayun. Ang pangalan niya ay ano? Hi. Ayan. Well John, ang pangalan ng kalaban niya ay si Tyler Well John via second round. Technical knockout to, Mare. Oh, in fairness, diba? In fairness. Congratulations, congratulations dito kayo. Congratulations po. Well John Mindoro. Diba? Dumadami na mga boksingero nakikilala sa larangan ng boxing. Oo. Diba? Tapos ang pangalan ng kalaban niya ay Tyler Good John. Oh, ang galing, no? Good John. Good job. Jab, jab, jab. Oy! Nako ba? Suntukan na. Hindi ka magiging boksingera for today's video. Kaya nga. Diba? Susuntok muna ako, Mare. Mukha kang runner. Yung buhok ko, parang yung buhok ni ano? Nino. Ni Gina Pareño sa ano? Bakit ba? Sa service? Oo. Oo nga, parang ano, tinuyot na dahil. Oh, diba? Hindi na nga siya gumagalaw, Mare. Oh, diba? Pag ginanon ko, buo-buo na lang siya. May sariling buhay. Oh, ayun o. Diba, itaas mo. Diyos ko, treasure me. Huwag mo itataas. Andyan sa'yo si ano. Ayan si yung arena. Oo, parang parehas kayo pag ginanon. But anyway, siya po muna sumayin nyo ang ating Chika sa Arena. Hatid sa atin yan ang Arena Plus Astig sa Sports. Alam mo, Mare, itong hirret ko, naiinis na nga ako. Parang bakit? Gusto ko na magpa-barbers eh. Wag. Parang maganda alam mo yung yan. Ano. Ganyan yung buhok ni Perlas, di ba? Hindi totoo naman. Iba yung buhok ni Perlas. Iba naman yun. Actually, oy, kapag hindi ko to plinansya, ano? Ganun siya, kinky. Hindi, at least iba natural lang. Yung iba nga nagpapakulot ng straight ang buhok, tapos pinagaganyan. Ikaw yung pinagpala na may natural na ganyan. Mukhang diba? Literal na pinagpala sa ilalim ng araw. Tas, akala ko binagpala sa ilan. Pinagganon sa, ng ano. Parang sinimento eh. Ano yung hair mo? Synthetic? O hindi to wig. Organic. Organic. Na may halong ano, metallic. Sintigas ng bakal. Oh, diba? Hindi matitina. Lalo sintigas ng mukha mo. Nako, eto na. Mukhang hindi magugustuhan. Nino. Itong ating ibabalita.
ang mga alam mo yun, matitigas ang buhok ko. Naku. Pero eto na mare. Dahil nga ngayon mainit na pinag-uusapan ngayon dahil nga sa di umanong pagbabackout ni Enrique Hiela. Hindi naman pagbabackout kung hindi parang tinanggal nga ba o siya na mismo ang umayawa. Dito sa proyektong pagsasamahan sana nila ni Daniel Padilla under ABS-CBN. Anong proyekto yun? Actually, sila? Wala pa naman sinasabi talaga na konkreto. May tabi sila, B. Oh, diba? Tignan mo, oh. Diba yung mga bata pa sila? Diba? Ang cute nila. In fairness. Ano nga? Edit nyo nga. Eto na. Ano? Yung para silang love team. Wow. Parang bagay sila mag-DM. Diba? Mali ba naman natin magkaroon ng ganong proyekto? Pero eto na nga. Hindi pa naman din na di-disclose kung anong proyekto sana ang pagsasamahan nila. Dahil parang meron daw yata na nakaambang na project. Nakaambang? Ano ito? Diba? Panganib? Panganib? Sakuna? Ganon. Hindi, kasi kung saan-saan magsasama-sama sana itong sina Richard Gutierrez, sina Ian Veneracion, Daniel Padilla at Enrique Hiela sa binubuong konsepto na proyektong pagsasama-samahan nga nila sana under ABS-CBN. Pero maugong kasi ang pag-uusap kung bakit nga parang na-chismis, mare, ano, na the reason why pala na umout dahil daw kay Daniel. Diba? Kasi nga parang ayaw makasama. May ganun daw issue. Pero agad na nilinaw to ni Daniel Padilla na okay sila ni Enrique Hiela. Nagkataon lang daw kasi kaya siguro na umalis si Enrique Hiela dito sa dapat na gagawin project ay may mas ibang project pa daw na tinanggap yung bata. At alam mo kung sinong ipapalit? Sino? Si Arjo Atay din na. Oh. O diba? Sana kompleto pa rin ang Fantastic Four. Diba? Na nakakaloka. Kaya, so si Daniel ang umatras? Hindi, si Enrique. Si Enrique ang umatras. Kaya parang kasi sinasabi nga na kasi si Daniel, parang yun daw sinasabi na baka daw ni-request si Daniel kasi nga, di ba, parang nagkaroon yata sila ng something na misunderstanding na umayaw daw na makasama itong si ano, di ba, na nakakaloka. Ano kay misunderstanding pero nila? Pero hindi kakakanta, di ba, na nakakaloka. Wait. Tingin mo, ano kayo ang ano, misunderstanding nila? Kasi kung maaalala natin, mare, ang ang Katniel at ang Liskin ay dalawa sa pinag-uusapang mga ano, pinag-uusapang love team sa era nila. Oo. May kinalaman kaya pa rin sa ano yon sa love team? Well, hindi natin masasabi. Eh, walay na nga sila sa kanya-kanya nilang mga jowa. Diba? Kumbaga parang may kanya-kanya na rin silang mga solo career, yung mga ganong aspeto. So agad kaya agad nilinaw ni Daniel na wala siyang kinalaman doon sa desisyon ni Enrique na mag-back out dito sana sa gagawin nilang proyekto. Kasi nga, diba, yung mga tao na naman na... Mag-isa na lang kaya itong si Daniel sa proyekto? Hindi ko lang din alam. Diba may pelikula na ano, nang mapagod si kamatayan? Ha? Meron ba? Meron yung pelikula ni Daniel eh. Hindi pa nilalabas. Napagod? Oo. Napapagod ba siya? Nang mapagod si kamatayan. Di ba yung asundo niya? Nang mapagod si kamatayan, namatay din siya. Ginilitan na lang niya yung sarili. Kung ano, paano kaya pag napagod si kamatayan? Happy na lahat, ho? Charot. Buhay lahat. Hindi ko alam. Meron ba nun? Oo, meron nga. Mang mapagod si kamatayan. Oo. I-research ko nga niya. Nang bongga, diba? Talong mo. Kung may ilalabas na gano'n na movie, hindi palang pinapalabas yata. Ewan ko kung ano nangyari dun sa nang mapagod si kamatayan. Hindi nung scriptwriter na isip niyang pagurin si kamatayan. Diba? Eh, ang Diyos nga sinasabi nila hindi natutulog. Oo. O, si kamatayan din daw hindi napagod. Oy, pero ang Diyos naman nagpahinga on the seventh day. Yes. Oh, diba? Si kamatayan, Kinsenas katapos na nagpapahinga. Hindi lang seven. Diba? Si kamatayan, ang English niyan ay Green Reaper. Tama, Green Reaper ba? Hindi ko sure. Ewan ko. Ayaw mo na naman tayo sa English na yan. Alam mo naman bubo yung bakla. O diba? Ewan ko, narinig Green ko lang. Green Reaper? Grim. Grim. Grim, grim grass of hope. Alam ko, diba yung pagkaganon, yung itsura niya, yung poison? Ganon. Bakla ka? Iba yun? Yung nakaganon na. Yung, diba yun injection? Hindi siya yung may karit. Ah. May karit siyang ganon. Ah, okay. Tapos nakaganon siya.
Ano pa na? Bakla pala si Green. May tarik din yung mga manok, di ba? Manok. Ayan na si kamatayan. Shoot, I guess. Lilipad pala. Nakakaloka. Pero yun na nga, kay Daniel Padilla, di ba? Ngayon ay nagsisimula siya. Parang binabatikos na naman. Inumpisa na naman siya kukulin na kung ano-ano. Kaya buti nga agad na lang nanilinaw nga na din ang aktor. Maganda yun. Na sa ganitong aspeto na huwag idikit na naman sa kanya yung issue or decision ni Enrique na hindi mapasama dito sa project down na gagawin nila. Mm-hmm. Diba? Huwag naman lagi kay Daniel. Nakakaloka. Bakit kaya hindi niyo bigyan si Daniel ng mga action movies, yung mga remake ng mga Fernando Poe movies? Correct. Hindi. Huwag na lang tayo lumayo doon sa Chuhin Yang action mm-hmm. star, diba, na si Robin Padilla. Diba yung mga maging sino ka man? Yung mga ganong aspero. Panday at ang sports car. Tapos kalahati yung sports car. Yung red. O kaya dahil, diba, ano? Diba, movie ba ni Robin Padilla yung Basta't Kasama Kita? Ano ka? Sino ba yun? Agamulak Leia Salonga yun. Basta't Kasama Kita? Oo. Talaga ba? Agamulak Leia Salonga tsaka Ariel Rivera ata yun. Eh ano ba yung mga Ay hindi, bakit Labis Kitang Mahal pala yun? Sorry, ayun. Kinorek ko yung sarili ko. Diba? Basta't Kasama Kita. Maging Sino Ka Man pala yung movie nila. Hari ng Zelda. Oo. Yan yung mga, diba, yung mga baby ama. Oo. Yan yung mga dapat na pwedeng ibigay ngayon. Baby ama at ang Katniel. Why, baby ama in France? Gano? O kaya, baby ama ka na bakla. Featuring. Baby ama. Ganon. Para rom-con pa rin action, di ba? Baby ama, gandang hari. Total, tsahin niya naman yun. Oo, di ba? Di ba? Ano pa ba yung mga naging movie ni pwede niya? Robin Padilla. Oo, Robin Padilla. Oops, teka lang. Utol Kong Hoodlum. Yun yung mga pelikula. Ay, hindi matitino ang kapatid ni Daniel eh. Utol Kong Matutuno. Matitino, ganun. O kaya Ano matutuno? Oops, teka lang. Oo. Di ba? Correct. Oops, teka lang, diskarte ko to. Oo, di ba? Hindi, palitan mo. Oops, teka lang, hindi pa nabibenta ang house. Parang, oops, teka lang. Face to face mo na yan. Oops, teka lang, wala pang collection dun sa kotse. Ganun. Ay, hindi nabenta na. Kaya nga. Oops, teka lang. Ay, more on dog show. Pero alam mo, kahit saan mo ilagay itong si Daniel, feeling ko mag-grow ito. Feeling ko naman din, lalo pa sa larangan na gaya nga na sinabi natin, di ba Mare, unti-unti na siyang nakakabangon mula sa pagkakadapa dahil nga doon sa nakalipas silang relasyon nitong si Catherine Bernardo, di ba? Na sana bigyan naman natin po ng pagkakataon na bumangon yung tao at alam mo yung bumawi sa mga audiences. Si Enrique, ba, ano ba yung mga naging movie niya dati? Yung diba? Yung Big Bird. Big Bird? Oo. Oo, yung diba? Latest yun. Yung latest, diba? Oo. With a big heart. Yes. The big world. Tapos yun, diba? Madami naman din siya. Talino ng bakla. Lalim na pag-iisip. Eh, yun lang big bird yun with a big heart. Eh, yun lang yung nag-reflex sa utak ko eh, di ba? Alam mo naman, Biyernes, di ba? Ano nakakaloka? Big bird with a big heart. Tumitibok-tibok pa. Kumikibot-kibot pa na gano'n. Ay, madami pang pwedeng gawin itong si Enrique at si Daniel Padilla together. Diba? Or pwede magkahiwalay sila kung talagang ayaw nila magtrabaho together. Oo, baka hindi pa naman din ngayon ang perfect timing. Baka maaaring may mga prior commitments lamang itong si Enrique Hill kung kayo siguro hindi umubra. Diba? Pero it doesn't mean na hindi na sila pwede magkatrabaho. Diba? Under one umbrella pa rin naman sila kahit papaano. Diba? Ang bongka. O kaya yung movie ni nung tito ni Daniel. Na ano? Yung tulak ng bibig, kabig ng digdig. Tulak ng bibig. Sige, ayusin kabig, mo. Tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Oo. Ingrun ng kuko. Hindi. Wow. Tulak ng bibig. Hoy! Hindi, yun. Uy, alam mo, pinapanood ko yan dati. Yung mga sino? CD, BCD. Oo. Pinapanood ko pa yan dati. Maming ka, mga pirata pa yun. Hindi. Wow, original.
Blu-ray. Indadaling ka doon sa ano, alin ka dito po kayo para pumili na lang kayo dyan. Yung pag-play mong ganyan, may tumatayo mga tao. Parang, ay, teka, sandali. Ba't yung mga tao? May subtitle na tao. Anino? Ay, nako, nakakaloka. Well, anyways, kung ano-ano pa ba mabanggit natin, ano? O kaya, di ba, anak ni Baby Ama? Tama correct, ba? Diba? Anak ni Baby Ama. Ba, anak ni Baby Ama. O kaya, anak ni, ano, Romel Padilla. Ang baby ni Ama, ganun. Ang baby-babyhan ni Ama, ganun. Hi! You're so... Nako, itigil lang nga natin to kung ano-ano pa may isip natin kaya, title. Na. But anyways, mga... Comment below nga kung anong mga pwedeng gawin ni Daniel Padilla na ano, na mga pelikula. Oo, oh, diba? Na bagay sa kanya. Correct, diba? Hindi ano ba yung Princess and I ba yun dati? Oo, oh, silang dalawa. Teleserye yun, diba? Diba? Doon sila nag-debut talaga ni Katrina. Oh, oh. Diba ang debut 21? Ha? Sa lalaki? Oo. Oh, oh. Bakit pero bata pa kasi sila. Debut project. Ah, akala oo, ko. Oo, doon sila medyo akala talaga. Akala ko maagang pinag-debut. Hoy, hindi. Nakakala. Mga bata, ano pa sila noon? Teenagers pa. Ah. Diba? Si Julia Barreto ba kasama niya doon dati? Sa Mara Clara. Tapos sino ang kasama niya doon? Si Katrin? Hindi ko na maalala kung anong siglo yan. Kaya diba? Matagal lang. Ang naalala ko lang doon talaga si Gretchen Barreto. Oo. Ang ganda nila Greta doon. Correct, di ba? Mm-hmm. Yung parang ano siya, parang ano yung role ba niya doon? Yung parang stepmother. Mm-hmm. Na medyo maldi. Oo. Oo, di ba? Nako, nakakaloka. Well, anyways, good luck to Daniel Padilla, di ba? Alas sabigyan niya ng linaw kung ano man ang usapin na gusto na namang ibato at idikit sa kanyang pangalan. No, another na naman pambabash. Huwag naman. Umawa na kayo dun sa tao. Kaya nga. Diba? Tsaka tigilan nyo na rin po yung binabash nung ano. Kasi naapektuhan na yung mga pelikula. Kaya. But anyways, mga panggaya, sumayin nyo na naman ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik ka, isang matigbong chikahan na naman na daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same-same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! Easy.